So, eto na naman nga tayo. Kasama ko na naman ang aking bulilit. At tignan nyo kung nasan kami. Alam nyo na. Kabado, 100% na naman tayo na may kasamang tug-tug-tug-tug tayo. Kasi nandito naman tayo sa Pure Gold. Ayan. Kasi alam nyo naman, ayaw nila magpakuha ng video dito. Eh, syempre tayo, pilingerang vlogger tayo, diba? Kaya kahit ayaw nila, gagawa tayo at gagawa ng paraan. Sabi ko nga palagi, kung gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, eto na nga tayo. Ayan, nagagilap na nagagilap ang aking bubuit. Pagkatapos nga niya kumuha ng Milo, akala ko Milo na powder lang, eh, pati pala yung parang naka-ready to drink na, di ba? Eto, at sa chichirya naman siya kumuha. Aba, hindi nagpatalo, di ba? Marunong na. Dati, titingin-tingin lang yan. Tapos magpapaalam, Mommy, I want this. Can I? Ngayon, hindi na. Aba, marunong na kumuha. Ayan, at ang gusto pa, maanghang. At si Yuri naman, hindi rin nagpatalo. Aba, kumuha din. At syempre, bawal. Bawal ang chichirya. Minsan lang naman sila kumain yan. Kaya pibigyan na natin. O, diba, ang mayor, naka-sunglass pa. Hoy, aling maliit, saan ang punta? O, diba? Akala mo talaga, marunong na siyang mamili. Sige lang siya ng sige, o. O, ayan, may naspot na naman ang kanyang mga mata. So, ayan, nag-request nga ng Louis Bisco na choco. Dati ay hindi niya to gusto. Nagulat na lang ako. Gusto niya to. Kumpara sa ibang mga biskuit, mas gusto na daw niya ito. It's my favorite, Mommy. It's my favorite. Kaya sige, bigay. O, diba? Kala mo makaikot ang mga mata. Kala mo mayaman. Anak mayaman. Rich kid ka, te. Ayan, goods yan, bebe. Goods yan. Kasi tinapay. Yan, kasi hindi pwede mawalan ka ng tinapay dito. Kasi gusto niya ng apay. Mommy, I want apay. At saka yung peanut butter, ang tawag niya ay Pink Panther. O, diba? Ang ayos ng mga kamay. Akala mo, mayor nga. O, ano, san ka pa dyan, te? Ang sunglass mo, bumabagsak. Ah, kaya naman pala umayaw dun sa isa. Kasi hindi nga gardenia. Sosyaling bata. Akala mo, rich kid talaga. Samantalang kami, tinapay namin. Dyan-dyan lang sa tabi-tabi mga bek. Isang kahig, isang tukanga kasi tayo noon, hindi natin afford na makabili ng gardenia. Kaya hanggang tinapay sa tabi-tabi lang tayo. Pero appreciated ko ngayon si gardenia. Kasi nga, hindi naman nila nauubos agad yung tinapay. Hindi katulad namin noon pag may biniling ganito. Naku, isang lapag lang, ubos agad. Pero itong mga to, mahina kasi kumain. Kaya okay sa akin ng gardenia kasi long lasting siya. I mean, ilang days bago siya maging bato. Eh, pag sa bakery ka bumili ngayon, dalawang araw, naku, bato na yung pandesal mo. Ayan, at binayaran na nga namin lahat kasi kami ay gutom na. O, ba diba? Nakaligtas tayo sa Pure Gold. Nakalabas tayo ng buhay. Hindi tayo nahuling. Nagbe-video. Sa uulitin-ulit, Pure Gold. Bahala ka sa buhay. Mahuli mo ko. Charot! Kapatid ni Charis na maharot! At dahil nga gutom na ang aking mga alaga at syempre ang ating mabulati sa chat, nagmamaktol na din. Kaya order na ako. At first time ko, pag-order ko, binigyan ako ng number. Hindi na pala uso yung number na nakalagay dun sa ano lang. Ito na ang binigay nila, yung nagbabibrate. O, diba? First time kong makahawak neto. At syempre, yung bubuit kong kasama, tuwang-tuwa naman. Tinatanong nga ako kung ano yon. Hindi na nga niya alam kung anong ipupwesto niya kasi gutom na daw siya. I'm hungry na, Mommy. I'm so much hungry. E ano naman gagawin natin? May number at kailangan pa natin mag-wait ng 10 minutes. Sabi nga ni Kuyang Crew, 10 minutes pa, madam. Pag gutom ka na nga at malalang gutom na nararamdaman mo, kala mo napakatagal mo na nag-aantay pero hindi pa. Wala pa kami limang minuto nag-aantay dyan. Kita mo naman kung ano nang ginagawa niya. Hindi niya na alam kasi nga gutom na daw siya. At eto nga, lakas loob tayong namahagi ng ating mga virus. Ayun, hindi na nga tayo nag-shades. Kaya mga naging vampire dyan, pagkatapos na mag-Pure Gold, patawa naman. Medyo matagal-tagal na nga kako kami nag-aantay. Pero hindi po maabot ng 10 minuto. Pero nakakainip talaga pag ikaw ay nagmamadalit, nagugutom na. Napakaswerte nga ng mga kabataan ngayon. Kahit hindi afford ng kanilang mga magulang, makapag-Jollibee lang sila, binibigay. Samantalang noon, kapag sinabing wala, wala. Kahit umiyak pa ng dugo dyan, pag walang pera, wala. Pero ngayon, napakaswerte ng mga bata. Konting iyak lang, aba, mga magulang, sige, bilhin na. Pero itong aking bubit na ito, ang baby shark na to, kapag akong kasama nito, pag sinabi kong no, no. Pero kapag ang daddy niyang kasama niya, naku po, my goodness, may gulay, lahat na tatawagin mo. Kasi sinong boss sa kanilang dalawa, syempre ang baby shark. Nagulat nga ako, nag-vibrate na yung aking number, yung aming number, at nagulat
natin si Baby Shark. Kaya ito, nandito na ang aming food lalo. Ito ang una naman yung tinikman ay ang soda. Naku po, mahilig na siya ngayon sa soft drinks. Dati hindi yan mapapasoft drinks, kahit juice hindi yan napapainom. Pero ngayon, natututo na mula nung pumasok sa eskwela. At dahil gutom na nga tayo, naku po, sasabay na ako sa kanya. Kasi pag inantay ko pa siya matapos, naku po, kailan pa kaya kami matatapos kumain. Ayan, so sinasabay ako na siyang kumain. Si Yuri nga ay tapos nang kumain, pero siya may gulay. O ayan, may kanin ka pa sa mukha, manang-mana sa pinagmanahan. Trademark ko nga ata yan, pagdating sa kainan, hindi talaga nawawala na magkaroon ako ng kanin sa mukha. So ayan, alam mo na kung ano yung isa sa minana mo sa akin. Hinalam nga niya sa akin yung aking cellphone at ayan, binibideo niya pala yung sarili niya. Pati po naman yung soft drinks na iniinom niya, binideohan niyo rin. At dahil nga hindi pa siya tapos, may gulay, may goodness. Ayan, ay tinututo ko na para makauwi na kami. Ayan, habang nagre-record nga tayo, may gulay, ang lato-lato, buhay na naman. Ayan, na tinatakpan nga niya yung camera kasi bakit pa daw siya binivideo, hindi pa nga daw siya tapos. 100 years later, ayan, ayan, kukuha na siya ng plastic. Iti-take out na lang daw po niya yung kanyang french fries kasi hindi na nga niya maubos. So, kakainin niya na lang sa balay. Kaya tinuruan ko siyang pumunta sa counter at kumuha ng pan-take out na plastic. O, come mommy, come. O, gusto niya ako, ay gusto ko siya matuto. So, ayan siya na lumalapit dyan. At dahil napakatagal nga niyan lapitan ni Kuya Crew, ayan, na sobra na siya sa inip. My goodness, tingnan naman yung reaction niya. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya. So, tagal daw. So, tagal. Sa wakas, at may lumapit na rin na Crew, ayan. At binigyan nga siya ng plastic. Naku po, ba't ang laki ay, Kuya. Maliit lang na french fries yung kanyang lalagay. At dahil umaga na nga tayo nag-record nito, mga gulay, my goodness, ayan. Naririnig na natin ang ingay ng mga kapitbahay. May mga pusa naging yawa at mga aso nagkakahulan. Pati ang lato-lato, buhay na naman. Madaling araw dapat ako nagre-record pero wala tayong choice. Tanghali tayo nagising. So, eto na nga. Nag-aayos na nga siya ng kanyang plastic ng paglagay ng kanyang french fries. At hindi pa yung magpapatalo pagkatapos niya ilagay yan sa supot niya. Yung soft drinks na tira, ay inumin pa niya yan. Naku po, mahilig na sa soft drinks. Hindi na siya maawat. O, diba? Kumain pa siya. Ilang piraso na lang yan ilalagay mo sa plastic inday. At dahil gabi na nga, kailangan na naming umuwi. Minamadali ko na siya. Kasi nga kami inanggaling sa pagiging vampire na tatlo. Baka lalo kaming magkaroon pa ng vampire pag hindi kami nagpahinga, diba? O siya kami magpapaalam na. Baka naman hindi kami nakasubscribe at nakafollow sa akin. Palambing naman sa inyo. Konting pindot lang dyan ng subscribe sa aking YouTube channel. At pa-follow na rin ng aking page at ng aking personal account. Baka naman, o diba? Sabi ko sa inyo eh, hindi na magpapaawat, inubos niya talaga yung soft drinks niya. O siya, alam niyo na, babush!